Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Tayo po ay manalangin one more time. Father in heaven, we praise you, Lord, for the Sabbath day. We praise you for my brothers and sisters who have come to church this evening to worship you. We ask that you forgive us from all our sins. Please pour your Holy Spirit upon us, O Lord, as we read your word, as we search your word. Be merciful to us. Thank you for hearing and answering our prayers. In Jesus' name, we pray. Tinatanong ko po si Pastor Daniel kung anong topic. Sabi daw niya po ay kahit ano. Pero may preference sana po siya tungkol daw sa pag-ibig. Okay. Ako po ay nagtuturo ng computer science dito sa AP. At meron po kaming in-experiment na sa class ng artificial intelligence. Meron kami na-download ng mga data galing sa internet na free tungkol sa Bible. And sinusubukan ko ngayon. So, the type natin dito ay Valentines. Tingnan natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol sa Valentines. Ang sabi po sa Bible, nung umalis si Jesus Christ, I will send you a comforter. He will teach you all things whatsoever and remind you of things that I have taught you. So, ang Holy Spirit po ang nagre-remind sa atin kung anong itatype, kung anong isi-search sa Bible, or kung anong i-recite sa Bible. Kung hindi natin alam yung verse mismo, nire-remind tayo ng Holy Spirit kung anong itatype siguro sa Google, at madali natin nahahanap, di po ba? Malaking tulong ang mga technology, pero ang talagang nagpapaalala sa atin ay ang Banal na Espiritu. Kasi sabi dito, hanapin nyo natin kung makikita, tingnan natin kung sino ang magre-remind ng mga bagay-bagay kung mahahanap nito. Okay. Malayo ang result. Nakalagay dyan, siguro ang quality nito ay mababa na. Number 4 na. Hindi ko maalala yung verse na ang Holy Spirit ang mag-remind. Tingnan natin kung mahahanap nito. Ayan. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have taught you. Kahit na number 4 na yung quality, okay lang, tumama pa rin. Kasi may first kind of search ako, may second kind of search, third kind of search, fourth kind of search, parang may panglima pa yata. Nakarating na siya sa pang-apat bago niya nakita yung so, okay. So, maganda po ang Biblia. Tinutulungan tayo ng mga aklat, maalala, dahil hindi na tayo makaalala ng buong Biblia. Tinutulungan na tayo ng aklat, kung may mga computer na, mas lalo pa tayong tinutulungan na alalahanin at hanapin, search ang scriptures. Kaya nga scripture kasi nakasulat. Pero nung panahon na madaling pa mag-memorize yung mga tao, naaalala lang nila. Ang Holy Spirit ang magtutulong. So, balik po tayo sa ating topic na inyong gustong malaman. Tungkol po sa Valentines. Ano ang inyong sasabi sa Bible? Tungkol sa Valentines. Ano nga? Nag-enter naman. Medyo mabagal yung aking computer. Ito po ay sabi lang ng mga tao na ito yung verse na related to. Pero hindi talaga yan ibig sabihin na yun yung ibig sabihin. So, ito ay mga vote lang ng mga tao sa internet na ito yung verse ay kinalaman. So, related po, he that loveth not knoweth God, for knoweth not God, for God is love. Yan. So, maswerte yung mga may minamahal at saka may nagmamahal. Diba? Now concerning things there, it is good for man not to judge a woman. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife. Pwede pala yun. Ang reason kung bakit mag-aasawa ay to avoid temptation. Andiyan naman po sa Bible, 1 Corinthians 7:2.
Pwede po ba yun? Oo nga, ako nga, sir. Parang natatamaan ako. Let every man, pero it is good also daw. Ayan. And let every man have their own husband. Let the husband render unto the wife due benevolence. And likewise also the wife unto the husband. Itong due benevolence na to. The wife had no power of her own body but the husband. And likewise also the husband had no power of his own body but the wife. Meron pa akong kaibigan na pastor dati. Kami ay nag-revival and retreat. Sabi niya sa amin, kaming mag-asawa, once a year lang kami nagtatalik. Tinignan ko yung asawa ay nakasimangot. Sabi ko, hindi ko alam kung anong mali, hindi ko alam kung tama o mali. Ang ating protocol, bago tayo maniwala, kaibigan ko yung pastor. Matawa ka. So, nire-research natin, pag may mga bagay na ganyan, hahanapin natin sa Biblia kung tama, hahanapin natin kung mali, yung positive tsaka negative. Hahanapin natin sa writings and enjoyment, yung positive, hahanapin natin yung negative. Tapos saka tayo, makikita natin yung kabuuan ng mga sinabi, ng mga sigurado natin na galing sa Diyos, yung Bible and the SOP. Nakita ko po ito sa 1 Corinthians 7:5. Sabi dito, defraud ye not one another, except it be consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your inconsistent incontinency. Yun po ang sabi ng Bible, huwag daw kayong magdayaan. But be benevolent. Ayan. So, kinext ko po ito din sa aking kaibigan na pastor, at biglang dumami yung anak. Mapapangyarihan mo talaga ang salita ng Diyos. Biglang dumami ang anak ng aking kaibigang pastor. Mabuti naman po at itinutuwid ng ating ng Biblia ang mga minsan akala natin tama, yun pala ay may mas tama sa Bible. Okay. But I speak this with permission and not of manner, for I will not all men be even as I myself, but every man hath his proper gift of God. One after this manner, and another, I say therefore to unmarried and widows, it is good for them if they abide even as I. But if they cannot contain, let them marry, for it is better to marry than to burn. Maganda rin parang motive yan na mag-asawa. Mas mabuting mag-asawa kaysa masunog. Minsan kinapod ko pa yan dun sa mga magkasintahan na parang masyadong marapit sila sa isa't isa. Lagay ko dun, it is better to marry than to burn. Kaya parang sila'y matakot sa kanilang baka gagawin nila. Mabuti pang mag-asawa kaysa masunog. Actually, sa ibang version, yung burn na yan, burn with desire pala yan. Hindi naman yan burning hell. Pero hindi ko na po tinatapos para mas matakot. Anyway, sa King James naman, wala naman po palang burn lang talaga siya, period. And unto the married I command, yet not I but the Lord, let not the wife depart from her husband, but if she depart, let her remain unmarried and be reconciled to her husband, let not the husband put away his wife. But to the rest, speak I not the Lord, if any brother hath a wife that believeth not. Kasi hindi nga dapat mag-asawa ng hindi ka pa nanampalataya. Be not unequally yoked. Pero, pag may asawa na, alam na naman, iiwanan mo kasi hindi ka pa nanampalataya. Mas masama yun. So, sabi dito sa Bible, if any brother hath a wife that believe not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away. And the woman which hath a husband that believe not, if he be pleased to dwell with her, let her not leave him. For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children
unclean now are they holy. But if the unbelieving depart, let him depart. And brother and sister, it's not other bondage in such cases, but God hath called us to peace. For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? Or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife? But as God has distributed to every man, as the Lord hath called everyone, so let him walk. And so ordain I in all the churches. Okay. Marami pala ito. Okay. Art thou bound unto a wife? Seek not to be loosed. Art thou loosed from a wife? Seek not a wife. But if thou marry, thou hast not sinned. Okay. If a virgin marry, she hath not sinned. Nevertheless, such shall have trouble in the flesh. But I spare you. But this, ano pa kaya yung trouble na pinag-uusapan niya? But this I say, brethren, the time is short. So, sabi ng ibang tao, sa dulong panahon, mas maganda daw ang hindi mag-asawa. Nasaan kaya sa Bible yun? Siguro ito pong 1 Corinthians 7:29. But this I say, brethren, the time is short. It remaineth that both they that have wives be as though they had done, and they that weep as though they wept not. And okay, marami yan. Minsan iniisip ko, mga kaibigan, wala namang mag-sit heart sa Bible. Meron bang mag-sit heart sa Bible? Hindi ko alam, hinahanap ko. Sa writings ni Ellen White, hinahanap ko yung sweet heart na word, wala rin. Pero may nakita ako, may good news. Meron book na, ano, LYL, Letters to Young Lovers. Ah, ibig sabihin, meron young lovers. Ang unang word nun, sa pinakaunang sentence na write ni Ellen White, ang nakasulat, I love you. Andun yung magandang advice and precautions and yung mga steps kung paano papaingatan at saka makapatagal at makapatuloy mga payo ni Ellen White para sa kabutihan ng mga kabataan. Okay. Marriage is honorable in all. Ba't puro marriage ito? And the bed undefiled, but warmongers and adulterers God will judge. Okay. Tinitingnan ko itong warmongers, yung pupunta sa prostitute. Yung adulterers, yung may asawa na nakikipagtalib sa iba. Yung fornication, yung hindi asawa ay nakikipagtalib. So lahat ng fornication, ay lahat ng adultery ay fornication, pero hindi lahat ng fornication ay adultery kasi yung walang asawa, fornication lang yun. Pero evil din yun. Kaya yan, flee fornication. So, sa batas ng Pilipinas po, meron pang isa, concubinage. Yung adultery, sa penal code ng Philippines, yung adultery, pag yung asawang babae ay nakipagtalik sa iba, yung asawang lalaki, pag nakipagtalik sa iba, concubinage ang tawag yun. Madami akong binasa eh. Kasi may nire-research ako. Let all your things be done with charity. Okay. Flee for, yung charity dyan, other translation is love. Flee fornication. Kaya si Joseph po ay talagang tumakbo. Kahit naiwan yung kanyang damit, ay tumakbo pa rin siya. Flee fornication, every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. Pero ang maganda naman po niyan, may kapatawaran. Pag mayroong mga ganyan, ang sabi sa 1 Corinthians 6, verse 8, 9, 10, 11, huwag kayong, do not be deceived. Kayong mga magnanakaw, kayong mga fornicator, kayong mga bading, kayong mga effeminate, palambot-lambot, you will not reach the kingdom of God. Sabi sa 1 Corinthians. Pero po, pagdating natin sa 1 Corinthians 11, ang sabi ni Pablo, as such were some of you. Katulad ninyong iba, yung iba sa inyo dati. But ye have been cleansed and washed with the blood of God and the Spirit. So, ibig sabihin, yung mga nasa Corinthians, may mga masasamang background din yung dati. Pero sabi ni Paul, pwede palang malinis ng dugo ng Panginoon. Kasi, where sin abounds,
grace abounds the more. Okay. Kung merong kasalanan na hindi pwedeng mapatawad, eh kulang pala yung kamatayan ng ating Panginoon. Hindi naman ganoon. Lahat ng bagay. For ye are bought with a price. Okay. Your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Ito pala. Every sin, but he that committeth fornication sinneth against his own body. Okay. Sa culture ng mundo ngayon, maraming iniisip na ganyan. Pero ang nakasulat sa Bible ay kailangan ay we will flee. Do I speak with tongues of men? Ah, maganda ito. And have not charity or love, I become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand Daniel and Revelation and all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity or love, it profiteth me nothing. Okay, yan ang pinakamaganda. Love suffereth long, is kind, charity envieth not, charity vaunteth not itself, ibig sabihin hindi boast, it is not puffed up, does not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in truth. Napakahirap ang definition ng love. Parang nananalangin tayo ng magandang example nito. Pero ang maganda sa ating Panginoon, pag tayo ay nananalangin ng magandang example, ay binibigyan tayo ng mga tao, mga pamilya, mga example na madaling goyahan. Rejoice not in iniquity, but rejoice in truth. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect is come, that which is in part shall be done away. Okay. And now abideth faith, hope, and love. These three, but the greatest of these is love. Okay. And the love of God, and above all these things put on charity. Okay. Ang buong Biblia po ay puno ng pag-ibig. Kahit nagalit ang Diyos sa atin, pag-ibig pa rin yun. Kasi sabi sa Proverbs, him who he loved, hindi pala sa Proverbs yun. Him whom he loved, he, anong English yung punishment? English yung punishment. Nga, English na pala yun. May isa pang term sa punish. Chasten? Yun. Chasten it. Whom the Lord loveth, he chasteneth. Okay. Ayun, Proverbs 13:24. He that spareth his rod hateth his son. Minsan po na conflict sa aking isip. Pag nag-post ako ng Bible verse, sabi ng mga tao, you are judging. Walang pag-ibig yung kanyang sermon. Sabi ko, paano nang i-reconcile yun? Eh, ganun din naman ginagawa ni Isaiah, Jeremiah. Kaya nga sila nangamatay. Meron lang isang propeta sa Bible na hindi na-persecute. Sabi ni Ellen White, si Daniel. Because si Daniel daw had perfect tact. Tact, T-A-C-T. Kahit na masama yung sinasabi niya, yung pagkasabi niya maganda pa rin. Kaya hindi siya pinapatay ng hari. Pero yung iba, kasama si Jesus, lahat silang namatay. Kasi sasabihin niya, you sons of your father, the devil. So sabi ko, paano kaya i-reconcile yung rod of correction na pag-ibig daw yan? At saka yung yung tact. Napakahirap. Conflict ba yun? Dito ko po na-reconcile sa verse na to, Proverbs 13:24. Ito palang rod.
I love din ito. Tingnan niyo yung verse. He that loveth him, he that loveth him, chasteneth him. Iba, may ibang verse pa. Ayan pa, Hebrews. For whom the Lord loveth, he chasteneth. Kung sinong mahal ng Diyos, siya ang pinapalo. Ibig sabihin yung pagpalo ng Diyos ay pagmamahal din. Doon natin marireconcile yung parang conflict. Bakit napaka-tinding magpanis? Pero pag-ibig pa rin ang Diyos. Yan pala, ang definition natin ng love, puro cloud nine lang. Hindi kasama yung scourging love. Kasi sabi dyan, ang mahal ng Diyos, siya ang pinaparusahan pag mali. And scourgeth every son whom he received. Oh, now, na-clear sa aking isip na hindi lang pala love ay puro cloud nine, at saka puro pambubula, ganyan, puro positive things. Meron din palang pagmamahal ang Diyos. Mabuti na lang ang Diyos ang nabigyan ng example na matindi. Chasten. Scourgeth every son whom he received. Tawag dyan ay rebuke. Bakit naman kasi may rebuke sa Bible? So, ibig sabihin, pag Valentine, i-rebuke mo na lang dahil ganun kang umibig. So, ewan ko, there is a time for everything. Okay. So, pag tinignan natin yung Bible, from Genesis to Revelation, marami po talaga dyan ang rebuke. At yun ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pero pag tinignan natin yung love side, yung love na iniisip natin na pleasant sa ating feelings, at napakarami rin dyan. Yan. All scripture is given of by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and instruction in righteousness. Okay. Paano naman ito? Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor, and not suffer sin upon him. A reproof entereth into a wise man's than 100 stripes into a fool. Okay. Ano pong topic ang gusto niyo subukan research dito? Oh, music. Hindi na natin kung ano sinasabi ng Bible sa music. Sing unto him. Sing psalms unto him. Talk ye of his wondrous works. Oh, kanina po, pagdating ko, may nag-discuss kanina tungkol sa music. Nasabi ni Tatay ay huwag daw natin gayahin yung mga magugulong music doon sa mundo. Praise the Lord in the sanctuary. Psalm 150. Ito ang pinaka... Ayan. With the trumpet and harp, with the timbrel and dance. Pag tinitingnan natin itong bakit may dance, pag tinitingnan natin itong dance, makikita rin natin si David nagda-dance din nung iuwi nila yung ark yata. Tapos, nagalit pa yung asawa niya, bakit nagda-dance siya? Sinong naparusahan? Yung asawa niya ang naparusahan kasi pinagalitan si David nagda-dance. Yun yung reasoning na ginagamit ko dati para kalabanin yung mga music major. Pero, nung tinignan ko sa Spirit of Prophecy, ang sabi na ang propetang mapagkapatiwalaan, hindi katulad natin na naghula-hula. Ang sabi ni Ellen White, yung dancing nung unang panahon ay dancing to the glory of God, hindi dancing na carnal dancing na katulad yung dancing ngayon. And, ang may sabi pa siya dun, paano natin malalaman yung dancing na makamundo, ay pag yung attention ay napupunta sa tao, imbis sa Diyos. Tapos meron pa siyang binanggit doon, yung mga mahilig sa dancing, ayaw pumunta sa church. Wala sila dito daw. So, iba daw yung dancing noon. Kaya pala sa Bible, okay yung dance. Pero ngayon, hindi na natin alam kung ano yung dancing for the Lord. Praise Him with string instruments and organs. Praise Him upon the loud cymbals. Praise Him upon the high sounding cymbals. Let every man, everything that hath breath, praise the Lord. Okay. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, making melody in your heart.
Napakaganda niya. Maraming music. Oh, may rock music para dito. Pero parang hindi naman ito rock music. A joyful noise. Muntik na. Oh, come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. It is a... Hindi pala rock music yun. It is a figure of speech. Let the word of Christ dwell in you richly and always, teaching admonition in one another, psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Kung wala tayong Prophet Ellen White, magulo ang ating music. Kasi yung iba gamitin nila na itong Psalm 150. And may dance daw. Pero dahil may spiritual prophecy po tayo, madali lang. Sabi ni Ellen White, ang sukatan ng music ay dapat daw yung it softens the heart. Hindi yung pag nakinig tayo, nakita yung rebellious. Na pag tinanggal yung music, ay gagalit tayo. Ibig sabihin, naging idol yung music, ba't tayo nagagalit? Diba? So, ang isa pong napakaganda na binigay ng Diyos kay Ellen White, sabi po yung si James Nix, yung speaker nung, kaya ba yun? Sa PSC? Si Kinyar. Meron siyang isang presentation na tatlong beses ko na narinig, pero sa ayos, tapos tatlong beses siya. Yung unang pagkarinig ko, napakaganda mga kaibigan, ang title ay Songs of Zion. Kasi si Ellen White daw pala, pag marami siyang spiritual na mga burden, dahil siya ay maraming pinapadalang mensahe ang Diyos at marami siyang sinusulatan, hindi niya kinakausap karamihan. Sinusulatan niya lang, kaya okay lang mag-post sa Facebook. Kasi si Ellen White, sumusulat din siya, napakaraming sinulat, pero sino yung mga kinausap niya? Well, kunti lang. Yung mga kilala, marami nga siyang sinusulatan na hindi niya kilala. Hindi niya alam, basta sumusulat lang siya. So, okay lang sumulat ng review. Kasi ang propeta ay sumusulat din. So, pag napakarami ng burden po ni Sister White, ni Ellen White, pag natutulog siya sa gabi daw, may naririnig siyang choir. Narinig siyang choir, ang ganda ng boses. Heavenly choir. So, makakatulog siya ng maibig. Kinabukasan daw po, tatanungin niya yung kanyang mga anak, narinig niyo ba yung choir na maganda kagabi? Nung malapit na ako matulog. Siya lang ang nakakarinig ng choir na maganda. Tapos, meron pa siyang vision tungkol sa, di ba po, nagkaroon siya ng vision na punta siya sa langit. Ayaw niya nang bumalik. Kasi ang lalaki daw ng grapes doon. Ang lalaki. Tapos, ang liwanag-liwanag daw mga kapatid. Ang liwanag dito daw sa mundo, ang dilim-dilim daw dito at ang lungkot-lungkot. Nung makita ni Ellen White yung langit, ayaw niya nang bumalik. Sabi niya, dito na lang ako. Gusto kong tikman yung malalaking grapes. Ang lalaki, may table na mahaba. Tapos ang gaganda ng mga fruits. Ang liwa-liwanag, ang saya-saya. Pag naaalala ni Ellen White yung dito sa lupa, dilim-dilim na dito, ang lungkot-lungkot. Napaka-depressed naman yung dahil sa kasalanan. Dumidilim lahat yung parang maraming kadiliman dito sa mundo. Kaya lang, sabi ng kanyang tour guide, oops, yung fruits na yan, para lang yan sa mga hindi na bumabalik din sa earth. If you are faithful, makakatikim ka niyan, malalaki na grapes na yan. Pero ang job, ang trabaho mo ngayon, pagsabihan yung mga tao din sa mundo. So, kahit pala si Ellen White, conditional din ang salvation. If you are faithful, so lahat tayo, kahit si Ellen White na, if pa rin, if you are faithful, makakatikim ka ng malalaking purutas na yan. Kaya mga kaibigan, kung kayo ay nagugutom na, siguraduhin yung makarating sa langit kasi malalaki din ang mga purutas. At saka napakaliwanag at napakasaya. And makikita natin talaga dun yung heavenly worship. Nung nakita ni Ellen White yung heavenly worship, siyempre naaalala niya. Nasa church siya. Nagkantahan yung mga tao ng hymns. Ang babagal nila kumanta. Sabi niya rin, tigil muna kayo. Hindi ganyan yung nakita ko sa vision. Sabi niya, nakita ko yung heavenly worship sa vision. Hindi ganyan, bilisan-bilisan natin. Hindi yung funeral, hindi yung pang-funeral na mga kanta. Yung masaya. Saka sabi niya, yung mga words, dapat malinaw yan. Tapos kapanta kayo galing sa inyong puso. Kasi nakikarin ko yung mga angel na kumakanta. Dapat malinaw. Tapos, ano yung from your heart yung kanta? Ulit sila ng kanta. Mas maganda na yung kanta. Yun ang sabi po ni James Nix. Kasi in-interview niya lahat ng mga kamag-anak ni Ellen White. At lahat ng mga kamag-anak ni Ellen White at sa mga kaibigan, sa mga anak ng mga kaibigan, yung mga kwento-kwento, anong kinakanta nila dito?
kinulektan niya lahat. Ito ba yung tum, chun, chun nun, ito ba yung chun nun, chun, chun. Analog niya yung mga chun lahat at kinulektan niya sa isang book. Ang title ng book, Early Advent Singing. Tapos kinakanta namin doon, humanap siya ng pianist sa Ayas at isa-isa niya namin kinakanta yung nasa book. Ito yung kanta na to, kinakanta ni Ellen White to, pagganto, ito yung mga kasama niya, ito yung ganyan diyan. So lahat ng kanta may napakagandang positive, yun ang best positive na way na maitama ang music. Kasi by example, hindi katulad ng ginagawa ko na pag-alatan mo, pupukpukin mo ng SOP. So may positive na way pala, by example, mas madaling gumaya kaysa tanggalin yung music na alam mo tapos wala ka nang mapalit. Kasi pag sabi sa Bible, pag tinanggal mo yung evil spirit sa bahay, tapos nilinisan mo, wala ka namang pinalit. Babalik yun. Seven times karami. Kaya dapat, may papalit. Magpaturo lang kayo kay Pastor Daniel. Magpiano, mag lahat na ng tumutunog. Na may string at saka may hangin. No? Yun yung, kaya hindi, alagay ko yung music, symptom lang yan. Eh. Symptom. Hindi yan yung problema. Merong problema iba. Parang yan yung lagnat. May infection dahil na lagnat. Kaya nung panahon ni David, sabi niya, ito yung mga instrument lahat. Lahat ng klaseng instrument, silagay niya doon sa band. Hindi nakarating yung band na may namatay doon sa ark. Ang pangalawang try nila, yung mga ano lang, yung mga narating nandun sa temple na instrument, yung lang gamitin natin. Unadala na yung ark. Yung sa ano. Kasi sa worship mga kapatid, napakahalaga ng prescription. Parang gamot po yan. Punta kayo sa doktor, ipresentahan kayo ng prescribed medicine. Pag kayo pumunta sa mercury drug, binili niyo kung ano, yan na lang. Kasi hindi naman sinabi ng doktor, huwag bibilihin yan. Hindi naman pinagbabawal sa akin. Mas mura yan eh. Saka mas maganda yung kulay, saka mas maganda yung tunog ng pangalan. Pwedeng yan na lang bilhin ko. Lahat na lang pwede. Hindi naman ako pinagbawalan ng doktor. O, di ano mangyari sa inyo yan. Mamatay kayo agad. Kasi, hindi naman daw pinagbawalan ng doktor. Katulad ni Cain, nung nag-offer siya ng worship, sacrifice, ang sabi ng Diyos, ang prescribed ng Diyos ay lamb. Eh si Cain, creative. May creativity siya. Ano na lang, gulay na lang. Hindi naman pinagbawal. Tinanggap ba ng Diyos ang pagsamba ni Cain? Napakahalaga yung prescription. Sabi sa Isaiah 8:20, if they speak not according to this word, and if they speak not contradictory, if they speak not according, pag hinahanap natin yung prescribed ng Diyos, wala tayong problema sa pananamin. Sa music, yung mga gray area sa church natin, walang problema. Hahanapin lang natin kung ano yung prescribed, walang problema. Pero pag ang hahanapin natin yung hindi mabawal, andiyan na lahat ng creativity. Okay, yun po ang marami po tayong pwedeng pag-usapan dito. At tinatype ko kanina dito ang pangalan ni Jesus. Napakaganda po ng mga resulta. Although, hindi pa siguro na correct itong aming ginagawa na dapat mga capital lahat yun. Jesus. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth, who being the brightness of Jesus' glory, of His glory, and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had made Himself purged for our sins. Meron pa pong magandang sinasabi si Jesus sa atin. Ang sabi ni Jesus po ay, I come not to... Oh, pero may isa pa. The law and the prophets. I come not to destroy the law and the prophets, but to fulfill the law. Tama ba yun? Tingnan natin kung paano ito gagana. Parang nalang fulfill. Okay. Hindi ko alam. Baka hindi
kasama din sa database namin na nangunin. Pero napakaganda po nung ginagawa, sinasabi ni Jesus Christ, think ye not that I come to destroy the law and the prophets. I come not to destroy but to fulfill. Ibig sabihin, si Jesus Christ mismo, hindi siya kumukontra sa mga previous ng mga propeta. Napakahalaga po ito mga kaibigan sa ating witnessing. Wala tayo dapat kukontrahin ng mga sigurado nating prophet. Yung Bible at Ellen G. White. Pag may nakasulat dyan, hindi natin pwede contradictorin. Kasi yan sabi, si Jesus mismo, I come not to destroy the law and the prophets but to fulfill. So yun yung attitude ng mga mangaral. Hindi natin dapat kinukontra yung mga nauna. Dahil if they speak not according to this word, it is because there is no life in them. Ayan po. So, tatapusin natin ang ating pag-aaral ngayong gabi ng mga promises ni Jesus Christ. Okay. Tingnan natin itong, paano bang sinasabi tungkol sa salvation? How to be saved? Kasi daw sa bawat congregation, meron daw nagtatanong kung paano maligtas. Kaya kailangan lagi mabanggitin itong verse na ito, how to be saved. Okay. Yan ang solution. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. So maniwala lang tayo, manampalataya lang tayo kay Jesus. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For by grace ye are saved, hindi by money, hindi by richness, hindi by GPA, hindi by ATM, but by grace are ye saved through faith, and not of yourself, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast, for we are his workmanship created in Christ Jesus unto good works. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo gagawa ng good works, dahil hindi tayo malaligtas ng good works, but we are saved and created to do good works, which God hath before ordained that we should walk in them. And yung John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Ito po, isa pa. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Meron building daw na mayroong mayaman na Pilipino. Nag-aral siya dun sa isang school. Pero nag-donate siya ng building. Dun siya hindi niya pinag-aralan na school. Sabi ng mga tao sa dyaryo, bakit nag-donate ka dun? Dun sa alma mater mo hindi ka nag-donate. Sabi niya, hindi naman sila humingi. Hindi lang pala. Kasi ang po sabi dito, pag humiling tayo sa ating Panginoon, ililigtas na tayo. Those who call upon the name of the Lord shall be saved. Kailangan tayo hihingi. Okay. At saka, yung binyag, born of water and spirit, he cannot enter in the kingdom of God. Kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. Si Judas nagsisi rin, pero ang pagsisisi niya daw ay hindi totoo dahil nagsisisi lang siya dahil natatakot siya sa epekto ng kasalanan. Ang totoong pagsisisi daw ay yung ayaw mo na talagang galit ka sa kasalanan. Repent and be baptized, everyone, of your name in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit, Holy Ghost. Okay. So, yan po ang kaligtasan. Kahit lahat tayo nagkakasala, lahat tayo mamamatay dahil doon, the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. So, let's pray for the close. Father in heaven, we praise the Lord for the Bible. We praise you for our church. We praise you for the information that you have given to our church through the revelation, through prophets, through the Bible, through Sister White, through experiences, through our teachers, through our pastors, our laymen, through our church organization, through our students' experiences with godly people. We praise you, Lord, for the plan of salvation, for wanting to forgive us from all our sins, erase all our wickedness, and make us missionaries to get other people to know you. We ask that you give us wisdom and understanding in doing your work here on earth. Help us remain humble and
be gentle to you. Thank you for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. For our closing song, tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang Give Me the Bible, essay hymn number 149. Ah, nag-fill up ka na?